Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapap. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasaka nila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo anumang ihain sa inyo. Palagpagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus sa Sareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit. At sa mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Tuwing tayo'y nagdiriwang ng misa, ipinagdiriwang natin ang biyaya at pag-ibig ng Diyos. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, pasasalamat at parangal ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kung naalala niyo po kahapon, ipinagdiwang natin ang kapistahan ng pagbabagong buhay ni San Pablo Apostol. Dakilang apostol ng simbahan kasama ni San Pedro. At napakaganda na pagkatapos natin gunitain ang kanyang pagbabagong buhay, ngayong araw na ito naman, ipinagdiriwang natin ng kapistahan ni San Timoteo at Tito, mga obispo, mga alagad ni San Pablo, mga katuwang niya na nagtatag ng mga komunidad upang ang mabuting balita ay lalong kumalat upang mas maraming tao ang makakilala kay Jesus Nazareno. Napakagandang paalala sa atin na ang pagbabagong buhay, ang pagbabalik loob, ang pakikiniig sa Diyos ay hindi pansarili lamang. Ang pananampalataya natin, ang debosyon natin ay hindi
pangsarili lamang. Kung binago man si San Pablo, ito ay naging daan para baguhin din si San Timoteo at Tito. At dahil binago si San Timoteo at Tito, mas maraming tao din ang nabago at nagbalik loob sa Diyos. Kung kaya nga't ang ating pananampalataya ay may dalawang galaw, paglapit sa Diyos, paglapit din sa kapwa. Hindi mo pwedeng sabihin, malapit ako sa Diyos, pero hindi ako masyado malapit sa kapwa ko. Hindi natin pwedeng sabihin, mahal ko ang Diyos, pero hindi ko mahal ang kapwa ko. Sapagkat kung tunay tayong nakaniig sa Diyos, tayo din ay nakaugnay sa ating kapwa. Kung tunay tayong tumanggap ng mabuting balita, hindi pwedeng hindi natin ito ibahagi sa ating kapwa. Ulitin ko po, kung tayo'y tunay na tumanggap ng mabuting balita, hindi pwedeng hindi ito ibahagi sa ating kapwa. Nakakakita tayo ng sasakyan, may nakalagay, for private use only. Ibig sabihin nun, ang maari lang gumamit, yung may-ari o yung pangsariling kapakanan. Pero hindi ho pwede yun sa ating ugnayan kay Jesus sa Sareno. Sapagkat kung tunay na pinupuno tayo ng pag-ibig ni Jesus sa Sareno, ito'y nag-uumapaw. Hindi pwedeng sakto lang sa Diyos. Hindi ho nagbibigay lang ng sakto ang Diyos. Laging nag-uumapaw. Sapagkat pag nagbigay ang Diyos, hindi lang para sa atin. Ito'y para din sa kapwa natin. Kaya nga't pag binigyan tayo ng awa ng Diyos, ang awang yan, iaabot din natin sa ating kapwa. Hindi mo pwedeng sabihin, pinatawad na ako ng Diyos. Tapos ayaw mong magpatawad. Hindi mo pwedeng sabihin, niliwanagan na ako ng Diyos. Pero ayaw mo rin namang magbigay liwanag sa iyong kapwa. Hindi natin pwede sabihin, pinagpala ako ng Diyos. Pero hindi ka naman nagbibigay rin ng pagpapala sa iyong kapwa. Sapagkat magkatambal ang ugnayan natin sa Diyos at tao. Kaya nga mga kapatid, buhay na buhay ang ating simbahan, ang ating komunidad. 2,000 taon mula nang umalis at bumalik sa Ama si Jesus sa Sareno, nandito pa rin ang simbahan. Matapos ng 500 taon ng unang magkabinyag sa Pilipinas, nandito pa rin tayo. Bakit? Sapagkat isinasalin natin, ibinabahagi natin ang ating pananampalataya. Pero wag ho tayong pakakampante. Kung titingin tayo sa Europa ngayon, nauna silang naging Kristiyano, Katoliko, pero alam natin, sa Europa, sa Amerika, pababa ng pababa na ang mga Katoliko at nananampalataya kay Jesus. Dahil dumating ang punto sa kanila, ang pananampalataya ay personal lamang. Binibigyan laya na nila yung iba, lalo na yung mga anak nila. Bahala na kayong mamili kung saan kayo gustong maniwala. Sa sobrang pagbigay pansin sa kalayaan, bahala ka na. Pero mga kapatid, kung tunay tayong binago, pinagpala ni Jesus sa Sareno, ibabahagi natin ito. Hindi lang sa ating pamilya,
kundi sa iba pang taong hindi pa nakakakilala kay Jesus Nazareno. Naniniwala ako, ang pinakamagandang alay kay Jesus Nazareno, hindi lang yung ating debosyon sa kanila, sa kanya. Ang isang napakagandang alay kay Jesus Nazareno, meron tayong madala papalapit sa kanya. Madala mo yung anak mo, yung apo mo, yung kapitbahay mo, yung kabarangay mo. Mailapit mo kay Jesus Nazareno. Iyon ay bunga ng tunay na debosyon. Kung papaano si San Pablo, may San Timoteo at San Tito, sana tayo din meron tayong mailapit, maialay, mapagbahaginan ng biyaya ng pananampalatayang tinanggap natin sa Diyos. Amen. Magsitay